Kumusta na mga ka-pandemic? Ah, medyo matagal-tagal na rin ako nanahimik sa YouTube ngayon. At ito na yung pagbabalik niya ay vlog ko. Okay, mag-upload na tayo muli. At saka yung first natin i-upload is a DIY microphone ng ating GoPro Hero 7. Yan, vlog. Yung pala yung mga kailangan natin dito, which is sobrang mura, GoPro mic adapter mula GoPro Hero 5, 6, 7, at saka 8. Medyo may kamahalan din. I don't know sa 9, wala akong idea sa 9 kung pareho lang ba sila ng adapter na microphone. So ngayon gagawin natin is yung pinaka cheap na microphone. DIY after ng GoPro Hero 7 natin na ginagamit natin sa motovlog natin. Okay? So, first thing is we need to have this one. 12 inches fuel hose. Second is rivets. Yan, itong rivets. Wala na siya, nakuna na siya ng ano. Yung nasa gitna, inuha para is yung may magkaroon siya ng butas dito sa gitna. Ito. So, dalawang rivets ang kailangan natin kasi mamaya i-explain ko sa inyo. The third one is itong dalawa ding ano, cable tie. Yan. The fourth one is itong tie fab insert. Kasi yung pinaka main na gagamitin natin, yung pinaka kailangan talaga natin is itong casing. So, depende sa inyo kung anong kulay. Tsaka, yes. Ito, wala siyang harang dito. Ito siya. Ang nagawa ko is, mayroong harang. Ang GoPro Hero 5 and 6 ito. Na black. Ang 7 din black. Ito siya. So, kailangan ko remove the lens. Bago. Ano. Yun kasi nabili ko. Pero, nag-order ako ng panibago. Itong isang casing na dito para diretso na siya. So, less hassle pag once pag ganito yung ano, gagamitin natin. Kasi sasalpak lang. No need to remove the lens. Itong lens protector. So, mamaya kukunin natin to kasi para may salpak natin dito sa ating casing. Yes, ito, natanggal na. Yan. Ito yung sinasabi ko na protector ng lens. May dalawa tayong ganito, right? Itong rivets. Yung isa dito, gawa kayo ng paraan para maging manifest itong ano. Ang ginamit ko kasi is yung sandpaper. So, kinis-kiss ko lang doon hanggang naging manipis siya. Para hindi sumayan yung ito. Kasi ito, bubutasan natin dito sa baba. May butas na yun siya. So, ito. Yan. So, bubutas na siya. Dapat yung butas niya, pareho lang ng netong laki ng rivets. Tsaka netong fill hose. Butas. Yan. So, medyo tama lang yung butas niya dito sa rivets. Okay. So, katang-tama lang talaga. Yung sukat niya pareho dapat dito sa butas na ito. So, itong pinalipis natin na ano, na rivets, yung ulo ng rivets, ito yung may ipapasok natin dito sa loob. Yan, dito sa butas. Yan. Ayan, guys. So, ito na. May pasok mo yung rivets dito sa loob. So, dito yung ulo. Tsaka dito naman yung sa baba. Okay? So, hindi siya mahihila. Right? So, talagang solid siya. The next one is papasok natin yung rivets dito sa fuel hose. So, dito na siya sa loob. Ayan. Itong rivets, ipapasok natin dito sa fuel hose. So, ayan. So, ididiin natin. Tsaka natin lalagyan ng itong cable. Hawakan mo siya dito. Ayan. Tapos, idiin mo. Ayan. Idiin mo siya. Tsaka mo ipitan. Para hindi siya gagawa na unnecessary noise. Kasi pag once na lumuwag siya, tapos mabiyahe na,
So, di ba, gumagalaw kasi natatamaan ito ng hangin dito. So, ngayon, pag once na i-ano mo siya, higpitan, ang mangyari, talagang kakapit siya. So, hindi siya gagalaw. So, yan yung isa sa mga importante na gagawin natin. The next one, ilalagay siya dito. Tapos, lalagyan uli nitong isang cable tie. Yan. Tapos, putuyin natin ito, guys, para is-cable. So, ngayon, ang mangyayari is ganito na. Dapat maging manipis itong nasa loob para hindi sumaya dito sa baba, sa ilalim ng ano. So, tinry ko na ipasok yung action cam natin, ang Compro 07. So, yeah, nakapasok na siya. Tapos, lalagyan natin ng anti-fog inserts. Hindi yun lang gagawin natin. So, ayun. Depende sa inyo kung lalagyan nyo ng foam or ano yung ilalagay natin dito para mas maiwasan natin yung windows, itong dulo, itong record natin sa ating audio. Okay? Lalagyan natin ng anti-fog insert itong natin, GoPro 7 para iwas fogging ito sa loob. Kasi habang tumatagal na ginagamit itong action cam natin, itong GoPro Hero 7, nagpa-fog itong sa loob, yung lens nito. So, para maiwasan, gumamit ng anti-fog. So, kayo na bahala kung saan yung insert. Dito ba sa baba, sa gilid, o dito sa itaas. Okay? Depende sa inyo yun. So, ito na yung DIY microphone natin ng ating GoPro Hero 7. I-try natin mamaya para at least malaman natin kung ano yung mga dapat gawin or may improve pa ba or okay pa yung recording ng audio natin, di ba? Or nag-glitch pa siya or may ingay ba siya or depende sa mangyayari mamaya. Okay? Hindi muna ako. Thanks for the sponsor. So bye for now. Try natin mamaya. Okay? Dito sa likod ay pupuntahan kami isang ano parang ito government office DNR papuntang kabangkaan Tama City. So ngayon guys, nandito na tayo sa airport. Yan, this is airport dito sa Tama City. Saka dito kami sa diversion road ng buhangin. Okay, tapos ngayon DIY natin na microphone na GoPro Hero 7 natin. So, hopefully, maging successful ito. Nandito at ang, ano, yung tawin ang microphone, nilagay ko dito sa right side, doon sa my phone. Basta mamaya guys, kung nakikita mo sa inyo kung anong ginawa ko para sa Sinem app. Kasi yung isang, ano ko, yung ibang video ko, na-delete kasi na-reset itong yung cellphone na ginagamit ko kayo ng edit. So ngayon, naka-close yung ano natin, yung visor natin. Naka-close siya. So mamaya i-try natin na i-open yung visor para at least matry natin kung saan yung malinaw na position ng microphone natin or kung ano yung dapat. So ngayon ito yung first time ko na ano, ay second time ko pala kasi kahapon pumunta kami ng Tagum nitong kumpare ko, itong may-ari ng NMAX. Yan, NMAX po yung ginagamit natin ngayon. So ako yung pinagdadrive niya kasi para ano daw, kasi alam ko daw kung saan yung mga daanan dito kasi taga-Tamal itong kumpare ko. So ngayon napasabak na naman tayo sa isang malaking traffic dito sa Davao City kasi may inaayos na tawag niyan isang daanan dito sa right side, sa left side. Andito tayo ngayon sa Pag-ibig Homes. Yan. So medyo crowded na yung ano natin dito sa Davao guys kasi
bumalik na yung sagana ng buhay dito sa Davao. Kasi grabe yung mga ilang araw, mga ilang months na hindi tayo nakalabas, kaya hindi ako nakapag-vlog uli. At ngayon, medyo strict pa rin yung ano, yung Davao, kasi gumagamit pa rin ng SM Pass. At saka yung ano, yung SM Pass is means food and medicine pass. So ngayon, bumalik kasi yon, kasi nag-GMC dito sa ano, sa Davao. Kaya yun, bumalik na naman yung pagka-strict ng ano, ng kalagayan dito sa Davao. Yun guys, na-try na natin tong yung DIY natin. So maya-maya, i-open natin to mamaya. Saka papakita ko sa inyo kung paano ko yung sinet up. Nilagyan ko ng foam yung dulo ng hose natin, fuel hose, kasi at least matry natin kung maingay ba siya o hindi, or marinig ba siya o hindi. So depende na yon sa inyo. Basta yung setup natin, papakita ko sa inyo. So yung underpass na buhangin, Davao City. So after nito, matry na natin kung ano ba yung tunog ng DIY microphone natin guys, kung naka-open mic. Today is December 10, Thursday. Time check, wait. No, oras na. 9:05 AM. Yan. Yan guys, yung hilltop dati, doon tayo pumunta sa ano, yung sa itaas. I think hindi masyado ano, kasi malayo tayo. Few inches later. Motorvice, kayong isa sa ano,
yung unang nakita ko na gumawa nito, nitong DIY. Sana may record natin to para hindi sayang. Ito kasi nakikita yung blink ng LED natin na light yung red. So ito na yung setup natin kanina, itong ano yan, against the light yan. So ito yung setup, ito yung host na nilagay natin. Tsaka ito yung camera na GoPro Hero 7. Tsaka ito yung ginamit natin na ayan, may protection pa, another protection para hindi mahulog. Ito kasi yung setup nya. Ito yung GoPro mount natin na ginagamit. So ito naman yung bagong helmet ko na gift ko sa sarili ko this December. Ayan. So, ito na guys, ito yung setup ng ano natin, ng microphone. So, yan. So, nakita niyo na kung paano ko siya sinetup. At saka ito naman yung NMAX na ginamit namin. Ayan. Ito yung NMAX ng ato. Ito yung maganda sa NMAX 2020 na model kasi di ba? Tsaka yung headlight niya. Oh, yan ang bago, panibagong ano, design ng NMAX. Ito naman yung barrier na ginagamit namin, guys. Folded na barrier kasi bawal talaga yung hindi hindi gagamit ng barrier dito sa Davao pag may backride tayo. Ayan na. Nakita niyo yung setup natin, ha? Ito. Ayan. Ito na yung setup. So, katapos na rin kami. Alis na rin yung kumpare ko. Ayan. Yan siya. Alis na kami ngayon. Pauwi na kami sa bahay. Mga siguro mga 30 minutes or 20 minutes lang yung takbo namin. Or 15 minutes. Mula sa Davao City at saka pupunta dito sa Bangkal, Davao City. Ayan. So, okay na. Na-try na rin natin yung open visor at saka yung close. So, yun guys. Maraming salamat sa pagsubaybay. If bago pa lang kayo sa channel natin, please don't forget to subscribe, like, share, and comment. At i-hit nyo yung notification bell para naman may update kayo sa panibago natin na upload, okay? Itutour ka kayo dito sa Davao City at saka dito sa Davao Region, dito sa Mindanao, Philippines. Okay, maraming salamat guys. At ingat kayong lahat. Life is good. Peace out. Bye-bye.